tatandaan po natin, yan pong dating Maguindanao ay hinati sa dalawa. Ginawang Del Sur at Del Norte. At nagkaroon ng plebisito para aprobahan ang paghahati. At merong ito pong batas na nilika para hatiin yung Maguindanao. Eh meron pong provision, particular na yung Section 50 ng Republic Act 11550, na nagtatakda na kung sino ang manalo sa halalan nung nakaraan dyan sa Maguindanao, sa local elections, bilang vice gobernador, eh siya po ang magiging pansamantala acting gobernador ng Del Norte. Kaya nung nanalo po ito, at sabi sa batas, mag-ooperate na itong Del Norte, siya po ay nag-assume bilang gobernador, acting governor, kasama yung acting vice governor, na sa batas, kung sino naman ang nakakuha ng pinakamataas na boto sa board member, siya naman magiging pansamantala. Ang batas po ay maliwanag na itong dalawa, ang acting governor at vice governor, will be acting their positions until their successors are elected and qualified. Yan po ang nakalagay sa batas. Eh, ang nangyari, nung nag-assume na po ng pagka-gobernador, si acting governor by Aini Sinsuat. Eh, nung nag-recommenda po siya ng kanyang treasurer dun sa BLGF, yung Bureau of Finance and Local Government, hindi po kinilala. Kasi yung pong mga abogado ng gobyerno eh nagbigay ng opinion na yan daw pong batas ng 11550 hindi aplikable. Dahil daw, sabi raw sa batas, yung mangyayari lang yon kung ang plebisito mangyari bago maghalalan. Eh nangyari daw po after halalan, kaya it is not applicable. So ayaw nilang kilalanin yung nirekomendang tesorero, and effectively ayaw nilang kilalanin ang acting governor. So ang ginawa po ni acting governor Sinsuat, naghain ng petition for mandamus laban dito sa mga ayaw kumilala, at hiniis sa Korte Suprema na manduhan na kilalanin yung treasurer. At dumating naman po ang desisyon ng Korte Suprema, unanimous, 5 justices, sinabi nila na yung pag-upo ng acting governor Sinsuat ay valid. At dahil valid, kailangan kilalanin nila yung tesorero. Ang problema po, habang hindi pa lumalabas yung desisyon ng Korte Suprema, itong mga abogado sa gobyerno eh nagbigay ng opinion at most likely nagpayo sa Presidente Marcos Jr. na may bakante kasi hindi daw aplikable yung batas. So ang ginawa naman ng Presidente Marcos Jr., siya ay nag-appoint. Ang intention niya marahil ay sapagkat ayaw niya rin na walang gobernador. Pero ang problema nga, meron ng acting governor pursuant to that law. So nangyari, nung lumabas yung desisyon, dalawa ngayon ang gobernador. Ang problema, kahit may desisyon ng Korte Suprema, ayaw pa rin nung kilalanin ng gobyerno itong si acting governor Sinsuat. Kaya ang kalakaran po ngayon, dalawang gobernador, pero walang tesorero, walang pera na lumalabas, kaya ilang buwan na, eh wala pong sweldo yung mga empleyado ng Maguindanao Del Norte, at wala pong delivery ng mga basic services. Yan po ang problema, ilang buwan na. Ako po itinanong ang aking opinion dyan, at ang sabi ko,
maliwanag naman ang batas na ang Pangulo cannot appoint the acting governor because yung pong batas sinasabi kung sino ang magiging acting governor. At hindi naman po sinabi ng batas na ang papalit doon sa acting governor ay yung in-appoint ng presidente ay nakalagay yun eh. Until the successors are elected and qualified. Hindi naman sinabing until the successor is appointed by the president. O, kaya ho nagkaroon ng impasse. Ngayon, ang sa akin po sana, nung ako'y hiningan ng payo dyan sa programa dyan sa SMNI, sabi ko, since maliwanag naman na ang batas at sinabi ng Korte Suprema, yung argumento na hindi aplikable dahil nangyari before the elections, yung plebisito at nangyari after, wala yun. Sapagkat ang intensyon ng Kongreso, nung nilikha yan, hindi nila intensyon na magkaroon ng bakante. Kaya, whether nangyari ang plebisito, before or after, the law is clear na kailangan merong aaktong gobernador. At inilatag na nga ng batas kung sino. At syempre, sinasabi naman ng kabila, yung mga abogado ng gobyerno, ay hindi, ang presidente ay maaaring mag-appoint ng mga local officials. Tama ho sila kung walang batas nagsasabi na ganitong pamamaraan ang uupo dyan. Eh wala, pinagpipilitan nila dahil sabi nila, anyway, hindi pa naman final ang desisyon ng Korte Suprema. Meron pa namang motion for reconsideration. Eh ang problema nga, matagal pa yan. Meanwhile, nagdaranas ho ang Maguindanao del Norte, dalawang gobernador, pero walang nangyayari, walang sweldo ang mga empleyado at walang delivery ng basic services. So ang payo ko po sana, yung pong in-appoint na acting OIC na si Ginoong makakuha, sabi ko sana, since maliwanag naman ang batas, may desisyon na ang Korte Suprema, eh sana siya'y bumaba na lang ng kusa para hindi na mapahiya ang presidente. Dahil nga, hindi ko naman masisi itong presidente ito kasi ipinayuhan naman siya ng mga abogado niya. Eh, hindi naman po siya abogado. Kumbaga, in good faith naman sana siya. Pero, mali. It's ang appointment to, mawalang galang na sa mga abogado ng gobyerno, ay null and void at the inception. Remedy. Dahil nga, wala naman bakante. O kaya naman, kung ayaw talagang bumaba sa pwestong voluntaryo, eh sana, Junior, na sana i-recall ka lang. Wala namang masama na amin nila nagkamali ka kung mali naman ang payo ng abogado. Kaya, yung pong mga text sa akin, yung Pangulo at Pastor Apollo, eh, hinihingi po nila na kung maaari daw ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay makiusap, manawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung maaari lang, i-resolve niya na sapagkat kayang-kaya niyang i-resolve ang pangkasalukuyang kalakaran. Yan po ang aking inilalatag sa inyo, Ginoong Pangulo at Pastor Apollo. So this is my answer. Kung maniwala sila sa iyo, kung nakikinig lang ang lahat, pati ako, pati si Pastor, sabihin ko, tama ka. Kung tama ka, wala na ang problema. Ayaw nilang makinig sa iyo eh. Ibig sabihin, ikaw lang ang nakakuha ng bright ka talaga. So, kung makinig yan sila, at sundin nila yung sinasabi mo, huwag ka po nang pumunta dyan kasi walang bakante. Ganito yan. Para maintindihan ng lahat, parang ganito yan. Ang Maguindanao, hinati. Itong Maguindanao, bago ito hinati, may mga opisyal na dyan. Noon, yung dati. Nung hinati, gano'n, may bago, sabi ng
batas na siyempre yung may hawak na gobyerno noon dyan, hindi pa na buo pa, magpabilin sa Bisaya ang manatili na yun. Manatili sila dito sa Del Sur. Yung Del Norte, bahala na ang presidente dyan. Pero dito Del Sur, binigyan sila ng pwesto kasi na sila ang nakaupo eh. So paghati, sinigurado talaga na bigyan sila kasi sila yung... Ito ngayon mga bago, bahala na si presidente kasi nabago na nga yan. Dalawa na. Ito na ang mga... Dati, nag-upo na sila kasi batas eh, sinabi doon sa batas. Nung paghati nito, nasa batas na itong mga official na ito, maiwan. O sige, merong, yung posisyon niyo ganun rin. Maliit na. Hindi na kasing laki ng teritoryo noon na kalahati nito. Okay talaga si tatay, may ilustration. Maliit na. Thank you, Aileen. Pero manatili kayo dyan kasi kayo yung original na mga opisyal bago natin. Thank you, Aileen. By law yan. Batas mismo ang nagsabi. Ngayon itong si presidente nag-appoint ng outsider. Gusto ilagay mga tao doon na may pwesto na, may tao na. At ang kanilang pag-upo dyan dahil sa batas, hindi eleksyon. Batas talaga ang nagsabi. Kaya kayo kasi official kayo dati. Paghati niyan, inyo pa rin yung mga posisyon. Maliit na nga yung teritoryo. Nahati na yan. Pero they were mentioned in the law itself na yung creating paghati nito. Na sila ang manatiling doon sa kalahati kasi sila yung original. Ngayon itong appointment ni Marcos, ayan ang panggulo, because to me the appointment is illegal. Kasi may tao na doon nakaupo dahil sa batas. Nga official yan sila dati nung bago natin. Ang gusto nila bagbigyan nila ng mga bago. Hindi pwede ganun yan. Ngayon kung nag-appoint si presidente, mali yan. He is going against the law. Kaya ang Korte Suprema, sinustain ito sila na ito talaga ang mga tao mag-upo dyan. Kasi nga dati sila dyan eh. Sila yung una. Wala pa itong official dito, itong kalahati, wala pa yan. Yung mga nandyan sa pwesto, sige, inyo yan. Pero kunin yung kalahati, ibigay sa iba. Ay... Unconstitutional. The president made an illegal appointment. What? Kaya pakiulit. Ganun ang tingin ko, Sal. Saan ka na? Sniper, thank you. Thank you. Alito. The appointment is illegal. So wala tayong ano dyan. Ha? Inulit niya talaga? It can't ripen into anything. Oh my Yung God. Mga appointments naman cannot ripen into an illegal thing because illegal nga eh. Hindi mga anak lang legal yan. Illegal is illegal. Lakto. Ang anak niyan is illegal pa rin. Paulit ulit. At saka,
ginawang Pangulo, kung pwede kong idagdag pa, yung batas ang nagsabi na kung sino ang mahalal na busy gobernador, siya ang mag-aaktong gobernador. Ibig pong sabihin, nung inilatag yung batas sa sambayanang Maguindanao, alam nila na kung sinong bobotohan nilang mananalong busy gobernador, iyon ang gusto nilang pansamantalang maging gobernador. In other words, there is a sovereign voice in accordance with the directives of the law. Whoever wins, the vice governor will be the acting governor. So nung bumoto yung mga taga-Mindanao, Maguindanao, kung sino ang lalabas, alam nila yun ang gusto nilang maging acting governor. Eh si Aini Sinswat ang nanalo. Di ibig sabihin, nagsalita ang bayan na Maguindanao, ito po ang gusto namin pansamantala lamang. Dapat po eh, sundin alam nila, ng lahat. Kasama na ang presidente ng bansa. Added value lang yan. Ibig sabihin, hindi talaga wala silang magawa. Kasi nung tinihain natin yan, ang batas ay nagsabi, hatiin natin ito, ang batas ay nagsabi, yung mga appointees na yung existing gobernador, lahat, dito sila, maglipat lang kayo dito sa bagong probinsya. Bago nga, maliit lang kasi natin na. So by law, the president cannot make appointments in the positions there because they are now occupied by the rightful persons who were there before it was divided. So, sino ba ang ginakampihan mo dyan? Yung kabila? Ang kinakampihan ko dyan eh, kung ano yung batas. It doesn't matter to me who the parties are. Yung what batas. The law says, then that is the law. And the Supreme Court says, it is the law. And the assumption of the vice governor as acting governor is valid. Eh, dapat yung sundin natin. Kasi ang Supreme Court, ang pinakamataas na hukom. Ang batas ay kung ano ang sinabi ng Korte Suprema kahit mali. The law is what the law, what the Supreme Court says it is, no matter how wrong it is. Sapagkat iyan ang binigay sa kanyang tungkulin ng saligang batas. Kailangan sundin natin. And no man is above that. No man is above the law, whether you're the president or a pauper or any citizen of this country. Correct. Yon. So the only sensible question, and I would be repeating it redundant is pagpagsabi blah 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 ikaw blah 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 sabihin mo then okay, what is the law? Yow. What is the governing law? Tapos o pag nandyan ang to, wala na tayong pinag-usapan. Ano, attorney, nasagot na ba? Tama, mali ang appointment. Unconstitutional, okay. Illegal. Manatili talaga yung ano, yung nasa position. Thank you, attorney. Meron po bang follow-up question? Thank you po. Okay na po yan. Okay good, na. Good question. Good, attorney Salpanelo. At least nakatulong ka dun sa Maguindanao. Susunod natin eh.